Hindi madali para sa isang tao ang mabuhay sa lagim. Minsan ay nagiging dahilan ito para sa kanyang gabi-gabing bangungot, kung saan hindi nito pinatatahimik ang kanyang pagkatao. Ganito ang nangyari kay Goryo. Siya ay 50 taong gulang at nakatira dito sa Sariaya, sa probinsya ng Quezon. Naisip niya sanang ibahagi naging karanasan niya sa mga aswang noong siya ay magtrabaho sa isang punerarya bilang embalsamador. Hindi lang isa kundi 2 aswang ang kanyang nakainkwentro. Mabuti na rin lang at nagawa niyang makaligtas mula sa tiyak na kapahamakan, dahil hanggang ngayon ay buhay pa siya. Na kung nagkataon kasi baka hindi niya nanaysilaysay pa sa atin ang kanyang karanasan. Ang tatay ni Goryo ay 2 dekadang naging embalsamador sa isang punerarya doon sa Sariaya, at siya mismo ang nagmana ng mga gawain nito. 17 taon lamang si Goryo ay isinama na siya ng ama sa punerarya at ipinakita kung paano katayin, este-operahan ng mga pasyente. Tinuruan siya nito ng tamang paghiwa, pagturok, at pag-alis ng mga dapat alisin sa loob ng katawan, pati na ang paglagay ng mga disinfect fluid. Pasyente ang tawag sa bangkay, sergeant naman ang tawag sa kanila, at operation naman ang tawag sa pagbibiyak. Tumatagal ang pag-iimbalsamon ng 2 hanggang 3 oras, pero depende pa rin kung ano ang naging sanhi ng kamatayan ng pasyente. Taong 1994, 21 taong gulang na si Goryo nang mag-umpisa siyang maging embalsamador. Noon kasi ipinapasa lamang ang pagiging embalsamador. Basta alam ng isang tao ang ginagawa niya, hindi kagaya ngayon na kinakailangan na ng lisensya at kailangan pa ng kahit na sino at talaga mag-aaral para sa trabahong ito. Ang tatay naman ni Goryo ay nasa bahay lamang at nagbabantay ng 2 niyang anak. Mula kasi nang mamaalam ang kanyang inay, ay sa mga anak niya na lamang humuhugot ng lakas ang kanyang ama. Kaya naman nang magretiro ito sa trabaho, ay naging abala na lamang ang matanda sa pag-aalaga ng mga apo. Naging sakitin na rin ito ng panahong yon, ay madalas atakihin ng asma dahil na rin sa halo-halong mga kemikal na nalalangkap ng kanyang ama sa punerarya noong siya naging embalsamador. Ang asawa naman ni Goryo ay nasa ibang bansa, kaya wala talagang ibang maiiwan sa bahay kundi ang ama at 2 anak niya lamang. Isang araw ay may nag-apply na embalsamador sa punerariyang pinapasukan ni Goryo. Ayon sa lalaki, nakita raw nito ang nakapaskil sa labas. Na mga oras na yun ay kailangan na kailangan talaga nila ng dagdag na embalsamador. Dahil matanda na rin kasi ang mga kasamahan niya, kasabayan pa ang mga ito ng kanyang ama. Hinihintay lamang ng may-ari na may pumalit sa kanila na mas bata bago payagang magretiro ang 2 nilang kasamahan. May mga anak ang mga matatandang embalsamador na halos kasaing edad lamang din ni Goryo, pero hindi naman nila sinunod ang yapak ng kanilang mga magulang. Agad niya namang pinapasok ang aplikante para ipakausap sa kanilang amo. Alas 7 pa lamang noon ng umaga at nagyoyosi break siya sa labas. Kahit nakailang taon na si Goryo sa pag-iimbalsamo, ay hindi pa rin niya masikmura ang gawaing iyon. May mga pagkakataong nasusuka pa rin siya sa pagkain kapag naaalala niya ang bangkay na inooperahan niya. Kagaya na lamang kanina, na halos hindi na makilala ang bangkay na dinala sa kanila. Nasagasaan kasi ito ng truck, kaya halos durog-durog yung katawan. Inabot din si Goryo ng 1 oras para may pagdikit ang mga nadurog na ito, para maging presentable ang labi nito kapag inuwi na sa naulilang pamilya. Iyon naman daw talaga ang trabaho nilang mga embalsamador, ang pagwapuhin at pagandahin ng kanilang pasyente. Doon sila binabayaran. Nang matapos kausapin ni boss ang aplikante, ay sinabihan niya ito na susubukan muna kung paano itong magtrabaho sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos ay saka ito gagawing regular sergeant. Tumango lamang ang lalaki at nakilala nga ni Goryo sa pangalang Rodel. Nasa tansya ng lalaki ay halos kasing edad niya lamang rin. Ipinakita pa ng kanilang amo ang kanilang embalming room. May 4 na mesa ito kung saan inoopera ang mga bangkay. Sa gilid ay ang mga kagamitan sa pag-iimbalsamo. Nang makita naman ni Rodel ang mga nakahilerang bangkay
ay napansin ni Goryo na napangisi ang lalaki at nagiba ang kulay ng mga mata. Titig na titig ito sa mga katawan na walang buhay. Sandali pa siyang kumurap-kurap bago ito muling tingnan. At sa pagkakataong iyon, ay normal na ulit ang tingin ng lalaki. Napapailing na lamang si Goryo, marahil dala lamang ng pagod kaya kung ano-ano na lamang ang nakikita niya. Dinala rin ang lalaki ni Boss sa cremation room kung saan may tatlong cremation oven na nagsisilbing pugon sa mga kinikremate na bangkay. Pagkatapos nila siyang ilibot, ay ibinilin sa kanya ni Boss na kapag may kailangan ng lalaki ay sa kanya lamang magsabi. Minsan ay wala ang kanilang amo sa opisina dahil pinupuntahan din ito ang iba pang branch na pinatatakbo ng kanilang pamilya. Ilang araw rin inobserbahan si Rodel. Nakita niyang mahusay naman itong magtrabaho, malinis ang kanyang pagtatahi, pati ang paglalagay ng formalin ay tantyado niya. Halatang may kasanayan na siya sa ganitong uri ng trabaho. Medyo nahihiwagaan lamang si Goryo sa kanya kasi madalas ay nakikita niya itong titig na titig sa mga bangkay. Iniisip niya tuloy na may sakit si Rodel na necrophilia o yung mga tao na nakikipagtalik sa patay. May naikwento na ang kanyang ama na katrabaho nito dati na nakikipagtalik sa mga bangkay. Nahuli nito mismo na nakapatong sa bangkay na nasa operating table at pinagsasamantalahan ng pasyente. Isinumbong niya ito sa amo nila at doon nalaman na marami na pala itong record na ganon, kaya ang ending nito ay sa kulungan. Dahil ipinakulong ito ng pamilya ng mga nabiktima nito, minsan ay inaya ni Goryo na lumabas si Rodel para magmerienda saglit. Pero ang totoo ay gusto niya lamang talagang manigarilyo dahil nasusuka na naman siya. Pero tinanggihan siya nito at sinabing mamaya na lamang daw at tatapusin lamang niya ang ginagawa. Nang mga oras na yun ay tinatanggalan niya na ang isa sa mga pasyente at saka yun inilulubog sa embalming fluid. Hinayaan niya na lamang ang lalaki. Sa isip-isip ni Goryo ay nagpapakitang kilas pa ito dahil bago pa. Pero pagdating lang din ng ilang linggo'y lilitaw na rin ang katamaran nito. Iniwanan niya na lamang si Rodel sa ginagawa nito at tumambay ng ilang minuto sa labas para manigarilyo at para na rin makalanghap ng sariwang hangin. Puro kemikal iyong nalalanghap nila sa loob, bukod doon ay wala pang kabuhay-buhay ang mga nakakausap niya. Pagbalik ni Goryo'y abala pa rin si Rodel sa ginagawa. Hindi na siya nagsalita at tahimik niya itong pinagmasdan. Hindi naman siya namamalaya ni Rodel dahil sobrang focus ito sa ginagawa. Nang walang ano-ano'y bigla na lamang siyang kinilabutan nang makita niyang tila natatakamang lalaki sa mga laman-loob niyang hawak. Bagya pa niya yung inaamoy habang tumutulaw ang laway. Dilat na dilat ang mga mata niyang nakatitig sa bangkay. Rodel? Tawag pansin niya sa lalaki nang tila tangka nitong titikman ang laman-loob na hawak niya. Anong gagawin mo diyan? Tanong pa niya sa lalaki saka ito nilapitan. Nagulat naman ito sa kanya't nabitawan ng hawak. Kasi ano? Itong laman-loob lalagyan ko sana ng preservative powder. Natatarantang sagot ni Rodel habang pinupulot ang nahulog. Akala ko kasi kakainin mo. Kunwari ay biro niya. Pero sobrang nararamdaman niyang takot ng mga sandaling iyon. Siguro kung hindi niya ito sinitay nakita niya kung paano nito lantakan ng laman loob. Tinapunan naman siya ni Rodel ng matalim na tingin na tila binabasa ang iniisip niya. Pero saglit lamang iyon at nagbago rin ang ekspresyon ng mukha nito. Kainin? Nagpapatawa ka ba? Ano man tingin mo sa akin, kanibal? Sagot niya na bahagya pang natatawa. Gusto niya sanang sabihin na hindi, aswang. Pero hindi iyon lumabas sa bibig niya. Sa halip ay sinabi niya lamang iyon sa kanyang isipan. Biro lang pre. Sa kanya tinapik-tapik ang balikat nito. Hindi mo na kailangan lagyan niya ng preservative powder. Sayang lang kasi, overdue na rin naman yan. At anumang araw ay pwede na rin dispatcha. Dugtong niya pa sa lalaki. Pagkasabi niya noon, ay tila nagningning ang mga mata nito. Narinig pa niya itong bumubulong-bulong. Iyon nga lang ay hindi niya maintindihan. Nang tanungin niya ang lalaki kung anong sinasabi ni Rodel, ay hindi siya nito pinansin
at itinuloy lamang ang ginagawa, pero halatang nayayamot ito sa kanya. Napapailing na lamang si Goryo, kinikilabutan siya tuwing maiisip niya kung anong gusto nitong gawin kanina. Sana ngay advance lamang talaga siyang mag-isip. Kagad namang napawi ang mga iniisip ni Goryo nang dumating ang kanilang amo. Nang tingnan niya si Rodelay, abala na ulit ito at kasalukuyang inilalagay ang mga organ sa katawan ng bangkay. Maya-maya pa'y sinabi ng kanilang boss na simula bukas ay silang dalawa na ni Rodelay magpapanggabi dahil hindi na raw kaya ng mga matatanda nilang kasamahan ang pagpupuyat. May ngiti sa labing sumang-ayon si Rodel. Ewan ba niya, pero tila nag-uumpisa na siyang kutuban sa lalaking ito. Para bang may pinaplano itong hindi maganda, mas lalo tuloy siyang naging pursigido na bantayan ng bawat galaw nito. Mahirap na baka isa itong necrophilia, psychopathic, criminal, o di kaya'y aswang. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang iabot sa kanya ng amo niyang papel. Listahan iyon ng mga overdue ng bangkay na hindi kiniklaim o walang nagkiklaim ng mga kamag-anak. Ang gagawin nila dun ay itatapon na lamang o di kaya ililibing sa abandonadong lugar. Ganon talaga ang kalakaran. Negosyo rin kasi ito. Bukod dun, kapag hindi sila nagbawas ay mapupuno ng bangkay ang punerarya. At kapag nangyari yun ay hindi sila pwedeng tumanggap ng iba pang bangkay. Kaya naman para maiwasan iyon ay sinisigurado nila na may ilang buwan lamang mananatili ang bangkay sa kanila. Kinagabihan nga itinispatya na lamang nila ang mga overdue na bangkay. Halos isang buwan na rin kasing walang kumukuha nito at mapupuno na rin ang kanilang malaking freezer. Hinihintay lamang nilang maghating gabi bago nila ilibing ang mga bangkay sa likod ng isang bakanting lote na pagmamayari ng kanilang amo. May mga hukay na nakahanda kaya ilalagay na lamang talaga upang kahit papaano ay maging pataba sa halaman. Muli ay napansin niya na namang tila nanghihinayang si Rodel sa mga bangkay. Panay kasi ang sulyap nito kahit na nakabaon na sa mga lupang bangkay. Katunayan, nang matapos sila ay makailang beses pang tinawag ni Goryo si Rodel bago ito sumunod, tila bumubulong pa ito. Sayang, dismayadong wika nito. May sinasabi ka ba, pre? Anong ni Goryo? Ngunit sa halip na sumagot ay tinaliguran siya nito at muling may ibinulong. Hindi niya lamang matiyak kung ano bang sinasabi niya. Sa huli ibinaliwala niya na lamang yon. Pagbalik nila sa punerarya ng gabing yon ay hindi kagad siya pumasok. Gusto niya munang manigarilyo saglit. Hinayaan niya si Rodel na mauna. Nagdahilan si Goryo na sumasangitantian niya at magbabawas na muna. Tumangot-ango naman si Rodel at saka siya iniwan. Naghintay pa si Goryo ng ilang minuto sa labas. Nang masiguro niyang wala na ito ay saka naman niya dahan-dahang sinundan at pagkatapos ay sumilip sa bintana ng embalming room. Inilibot niya ang paningin sa buong silid pero hindi niya ito makita. Sa labis na pagtataka ay hinanap niya si Rodel sa loob. Nagulat pa si Goryo nang bigla na lamang itong sumulpot. Anong ginagawa mo sa freezer? Nakakunot noong tanong niya sa lalaki. Naiwan ko kasi yung gunting na padisek sana kanina. Sa loob kaya binalikan ko? Sagot naman niya na ipinakita pa ang hawak na gunting. Ganun ba? Ang akala ko naman nakikipagkwentuhan ka sa mga bangkay sa loob. Kunwari ay biro niya. Napipilitan naman siyang tumawa at nagsabing ang corner raw niya. Iniiwasan din ng lalaki ang mga mata niya at hindi makatingin ng diretso. O siya, simulan na natin ang trabaho at nang maaga tayo makauwi. Yaya niya pa. Nang hindi sinasadyang mapansin ni Goryo, ang labi nitong may bahid pa ng natuyong dugo. Pre, may sugat ka yata. May dugo sa labi mo. Uwi ka niya. Tangka niya pa sanang lalapitan para ituro ito. Ngunit mabilis siya nitong pinigilan. Nautal niyang tugon. Nakagat ko kanina. Tumatango-tango lamang si Goryo dahil halatang naiilang na ito sa kanya. Hinayaan niya na lamang ito at saka na siya nagsimulang mag-imbalsamo. Kinabukasan, nauna nang magpaalam si Rodel na uuwi na dahil
baka hindi pa rin kumakain ng kanyang ina. Dalawa na lamang kasi silang magkasama sa buhay, kaya walang ibang mag-aasikaso sa ginang kundi siya lamang. Napansin ni Gor yung tila punong-puno ang laman ng bag ni Rodel. Pre, ano yung laman ng bag mo? Parang punong-puno naman yata yan. Tanong niya pa sa lalaki. Mga prutas yan na binili ko kanina, dadalhin ko kay inay. Anya pang binuksan ng bag at pinakita ang laman. Mga prutas nga ito't may mansanas at mangga. Pero ang pumukaw sa atensyon niya ay ang itim na plastic na nasa ilalim nun. Hindi na niya nga lang inusisa kung ano man ang laman nito. Basta masama ang kutob niya at hindi na siya mapakali ng mga oras na yon. Ganun ba? Sige pre, ingat ka na lamang pag uwi. Paalala pa ni Gorio sa lalaki. Sinabi niya pa rito na baka hindi siya makakapasok mamaya dahil may lakad siya. Pero ang totoong dahilan nun, may plano kasi siya mamayang gabi. Mabilis naman itong sumagot ng walang problema at huwag na raw siyang mabahala dahil alam na ni Rodel ang kanyang gagawin. Ipinigay niya na lamang sa kasamang susi ng embalming room. Nang magkasundo sila, agad na rin siyang umalis. Saktong dating naman ng kapalitan nila. Hindi pa siya umuwi ng oras na yon kaya saglit niyang tinungo ang embalming room at tumiretso sa loob ng freezer. Gusto niyang malaman kung ano bang madalas na ginagawa ni Rodel doon. Napansin niya kasi nitong mga nakaraang araw ay lagi itong nakatambay sa freezer. Tinatimingan pa nitong nagyoyosi break si Gorio. Hindi naman na siya sinita ng mga matandang nag-iembalsamo dahil abala na ang mga ito sa ginagawa. Maya-maya lamang iinisa-isa na niyang tingnan ng mga bangkay na nakalagay sa loob ng animoy malaking filing cabinet. Hindi nga siya nagkakamali. Dahil ang ilan sa mga overdue na nilang bangkay ay wala ng mga puso at atay. Mabilis naman siyang nagtatakbo palabas at ipinailam yun sa mga kasama niya. Ayon sa kanila ay masama rin talaga ang kutob nila kay Rodel, lalo pang't may bali-balitang nagmula raw ito sa probinsya ng Capiz. Dagdag pa nga nila na isa raw sa mga pinasukan nitong punerarya doon sa Lucena ay tinanggal ito sa trabaho dahil nahuling nagpupuslit ng mga laman loob ng bangkay. Wala raw ideyang may-ari kung anong ginagawa ni Rodel sa mga ito. Naku, kaya ikaw Gorio, mag-iingat ka, lalo pat hindi mo kilala yung tao. Abay balita ko ngayon ang munti ka niyang ipakulong ng may-ari ng punerarya sa dati niyang pinapasukan dahil nahuli ito na aktong nagpupuslit ng laman loob. At ayon pa sa nasagap ko, ay ibinibenta daw nito sa mga estudyante para pag-eksperimentuhan. Nakiusap lamang daw ang ina at sinabing patawarin na lamang dahil nagawa lamang daw ito ni Rodel dahil sa sakit nito. Hindi na tuloy malaman ni Gorio kung ano ang paniniwalaan niya, kaya naman ang pagdesisyonan niya na lamang na alamin ang sekreto ni Rodel. Nang sa gayon ay matahimik na silang lahat. Oho Tang, kapag nalaman ko ang sikreto niya, ipapaalam ko kagad kay boss. Nang sa ganun ay alisin na siya sa trabaho. Seryosong sambit niya sa mga kasamahan. Tumango naman sila basta daw may ebidensya na siya na makapagpapatunay na si Rodel nga ang kumukuha ng laman loob sa mga bangkay dito ay makita nilang nakalagay mismo sa bag niya. Mamaya hindi rin maniwala ang amo nila at si Gorio pang mabaliktad, lalo na't nakikita ito ng amo nila na kung kaano ito kasipag at kadedicate sa trabaho. Tumangutango naman si Gorio. May punto rin naman sila. Kinagabihan habang nasa bahay at nagpapahinga ay hindi siya mapakali. Di hindi rin niya magawang makatulog ng araw na yon. Napakaraming gumugulo sa kanyang isipan. Sa huli nagpa siya si Gorio na bumalik sa punerarya. Kailangang malaman niya ang sekreto ni Rodel sa gabing iyon. Kaya naman nagbihis na siya at nagmamadaling pumunta sa trabaho. Naisip niya mas mainam kung mauuna siya kay Rodel para makapagtago sa tukador kung saan nakalagay ang mga kasangkapan na ginagamit nila. Kasya naman siya sa loob nito. Yun nga lang ay kailangan niyang huwag kumilos upang hindi makagawa ng ingay. Konting kilos niya kasi posibleng malaglag ang kanilang mga kagamitan. Alam ng dalawang matanda ang pinaplano ni Gorio kaya napapailing na lamang sila sa ginagawa niya. Sinabihan pa siya na mag-iingat dahil baka kung ano pang mangyari sa kanya. Makalipas lamang ang ilang oras na paghihintay ay nakita niyang umalis na ang dalawang matanda na siya namang pagdating ni Rodel.
Bigla naman siyang kinilabutan nang makita niyang nakakaloko nitong ngiti. Halatang nasisiyahan ito na walang kasama. Kinuha na ng lalaki ang mga kagamitan na nasa ibabaw lamang ng lamesa at agad na inopera ng isa sa mga bangkay na nakalagay sa operating table. Nag-umpisa na siyang magtrabaho. Habang naghihiwa ng bangkay ay naririnig pa ni Goryo na tila baliw itong kinakausap ang sarili. Mukhang magpepiesta kami ni Nanay bukas. Sambit nito na inilabas ang bag na wala namang laman. Tumingin-tingin pa ito sa paligid upang matiyak na nakababa ang kortina ng mga bintana ng embalming room. Nang matiyak nito na sarado na lahat, ay agad nitong inalis ang puso pati na rin ang atay ng bangkay na iniimbalsa mo niya at saka inilagay sa isang itim na plastic bago ipasok sa bag. Ganun ang kinawa niya sa mga nakahilerang bangkay na iniimbalsa mo niya. Nang matanggal na nito ang pakay, ay saka nito nilagyan ng embalming fluid ang katawan na tinahin ng maayos. Ngising nila lang sa kaliwa pa ito habang pinagmamasdan ang kanyang ginawa. Sinong makakapagsabi na nabawasan kayo ng puso at atay? Eh napakagaling ng sergeant nyo. Pumapalakpak pa nitong ani na tila baliw na nagsasalitang mag-isa. Pagkatapos ay pumasok na ito sa loob ng freezer. Pagkabalik nito'y bitbit nito ang puso at atay ng mga malapit na mga overdyong bangkay. Inilapag ito ni Rodel sa tabi ng katawan na inimbalsa mo at saka iyon kinain habang nagtatrabaho. Pakiramdam ni Goryo na mga oras na iyon ay maduduwal siya, subalit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil natatakot siyang mahuli. Nang matapos ito sa puso, ay isinunod naman ang atay. Hindi niya na may paliwanag ang nararamdaman niya. Magkahalong takot at pandidiri. Anumang oras ay pwede siyang maduwal. Maya-maya lamang ay nalalasahan na ni Goryo ang mga maasim na likido na gustong kumawala sa kanyang lalamunan, pero pikit mata niya itong nilulunok para lang hindi siya makalinghan ng ingay. Subalit hindi sinasadyang natabig niyang lagay ng mga aparato na nasa paanan niya. Nagkalansingan ito na siyang naging dahilan para matigil sa ginagawa si Rodel at mabaling ang atensyon sa tukador na pinagtataguan ni Goryo. Bigla rin ito nagpalit ng anyo na isang iglap lamang ay naging mabalasig ang mukha nito. Nanlilisig ang mga mata, naglabasan din ang matatalim na pangil at ang matutulis na kuko. Sinasabi ko na nga ba? At may dagang pakalat-kalat dito. Wika nito at ngumisi ng nakakaloko. Malas mo, dahil nalaman mo ang sekreto ko. Pasensyahan na lamang tayo dahil hindi ka na makakalabas pa dyan ng buhay. Dugtong pa nito. Pagkasabi nun ay marahan siyang naglakad papalapit sa tukador. Hindi naman malaman ni Goryo ang gagawin. Nagkakilap siya ng mga bagay na pwede niyang ipanlaban sa lalaki. Kahit na nga nanginginig ang mga tuhod niya sa tindi ng nararamdaman niyang takot, ay wala siyang nakuha. Kahit na nasa tabi niya lamang ang mga kagamitan. Nang malapit na si Rodel sa tukador, ay hindi na hinintay pa ni Goryo na buksan niya ito. Siya na mismong tumulak na marahas sa pinto na siyang naging dahilan ng pagkasadlak nito sa sahig. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Tila na bigla naman si Rodel sa ginawa ni Goryo. Hindi kagad ito nakatayo, kaya naman dali-dali siyang dumampot ng trokar at gunting na nasa operating table. Pagkatapos ay sinugod niya si Rodel at saka inundayan ng gunting, pero mabilis itong nakailag at tinabik ang gunting na hawak niya. Kasunod nun ay maras niya nitong hinawakan sa leeg. Halos bumaon ang mga kuko nito sa kanyang balat. Nakaramdam si Goryo ng haptit paninikip ng paghinga dahil sa higpit ng pagkakasakal ni Rodel sa kanya. Ilang sandali patuluyan ang umagos ang kanyang pulang likido mula sa leeg. Hindi pa ito nakontento at itinaas siya nito sa hangin na tila isang bata. Doon na napansin ni Goryo na may kahabaan ng kamay nito kumpara sa kanya. Pinili niyang kumawala habang tinatanggal ang pagkakasakal sa kanyang leeg, pero tila imposible yon dahil sa lakas ng mga kamay nito. Hayop ka! Kampun ka ng kadiliman! Sambit ni Goryo kahit nahihirapan na sa pagsasalita. Ngingisi-ngisi naman si Rodel sa kanya na waring nasisiyan pa sa sasabihin niya sa lalaki.
Matagal ko nang alam ang bagay na yan. Nilalang talaga ako ng dilim. Malas mo lang at nahuli kita. Masyado ka kasing pakialam mero eh. Ayaw ko pa naman sa lahat ay ang pinakikialaman ako. Alam mo ba na dating, iyong dating kasamahan ko na imbalsamador ay inimbalsam ko dahil sa pagiging pakialamero. Baka gusto mo ring matulad sa kanya. Mahabang litanya nito kay Goryeo. Inipon niyang natitira niyang lakas gamit ang turkwara isinaksak niya ito sa kamay ni Rodel. Hindi na ngayon nahugot dahil malalim ang pagkakabaon nito. Napasigaw naman si Rodel sa sakit at sa galit niya ay inihagis niya si Goryeo sa pader. Gumawa ito ng ingay dahil tumama muna ang lalaki sa stainless na pinaghihigaan ng mga inimbalsamong bangkay. Nahulog ang mga bagay na nakalagay doon, natumba ang operating table na ginagamit nila. Napaigik si Goryeo sa lakas ng pagbalibag nito sa kanya. Pakiramdam ni Goryeo na bali ang mga buto niya sa katawan. Habol ang hininga ay kumapang siya palapit sa pinto pero nahuli siya nito sa paa. Pagkatapos ay inihampas siya sa isang pang-operating table. Umaagos ng pulang likido sa ulo niya. Pakiramdam ng lalaki papanawa na siya ng ulir at anumang oras. Hindi pa ito nasiyahan at muli siyang hinawakan sa leeg. Alam mo ba na unang kita ko palang sa'yo ay hindi na kita gusto? Mas mainam na kung papaslangin na lang kita nang sa ganun ay wala nang sagabal sa mga plano ko. Sambit niya habang tinidilaan ang umaagos na pulang likido mula sa ulo ni Goryeo. Kahit paslangin mo ako'y ayos lang. Hindi lang naman ako nakakalam ng sikreto mo. Sa mabilis at sa maglaon ay mapubuking din ang kahayupang ginagawa mo sa mga bangkay na narito. Matapang na sigaw ni Goryeo. Napangisi naman siya sa sinabi nito. Huwag kang mag-alala. Kapag natapos ako sa iyo, isusunod ko na rin ang matatandang kasama mo. Kahit pa paano'y mapapakinabangan ko pa ang katawan ng dalawang yon. Pwede pang pagtiyagaan. Isa pa'y sawang-sawa na rin ako sa karne ng mga bangkay. Siguro'y panahon na para makakain naman ako ng sariwang laman ng tao. Pagkuway humalakak pa siya ng pagkalakas-lakas dahil sa naisip na plano. Hayop ka, Rodel. Pati mga taong walang kamali-mali iidadamay mo sa kalukuhan mo. Yung kahayupan mo'y sagad hanggang buto. Isa ka nila lang sa kaliwa, nila lang ng dilim. Kampun ka! Hindi na nga siya nito pinatapos sa pagsasalita at marahas siyang isinaliya sa mesa. Ano kayang mararamdaman mo kung iimbalsamuhin kita ng buhay? Tanong ni Rodel sa kanya na kinuha ang embalming fluid at pagkatapos ay ibinaon ang kuko nito sa katawan ni Goryeo. Napasigaw naman siya. Pakiramdam niya sinusubukan itong tuklapin ang balat niya. Habang abala si Rodel sa ginagawang pagpapahirap sa kanya, ay kinakapakapa niya ang mesa sa pagbabakasakaling makahawak siya ng kahit na anong bagay na maaari niyang gawing sandata. Nakadampot siya ng scalpel. Hindi nito iyon na malayan sapagkat abala ito sa paglalagay ng formalin sa needle injector. Sinamantala ni Goryeo ang pagkakataong iyon. Pagkatapos ay ubod lakas na isinaksak ang scalpel sa leeg ng aswang. Napasigaw sa sakit si Rodel, kasabay nito ang pagsirit ng kanyang pulang likido sa katawan. Napatras ito kay Goryeo habang hawak-hawak ang leeg. Nabitiwan din ito ang needle injector na siya namang agad niyang kinuha. Hindi na si Goryeo nagsayang pa ng oras at pagkatapos ay mabilis nitong itinurok sa likod ng balikat ni Rodel. Ilang saglit lamang ay sapunan nito ang sariling ulo at tila naparalisa ang buong katawan. Hindi pa si Goryeo na kontento at muli pa siyang naglagay ng formalin saka isinaksak sa lalaki. Nakita niyang mas naging mabangis ang itsura nito habang pinipilit na tumayo. Bago ako mamatay ay isasama kita sa hukay. Anito pang umisi pagkatapos ay umatakay sa kanya. Medyo mabagal na itong kumilos dahil na rin siguro sa formalin na itinarak ni Goryeo sa kanya. Hindi pa man siya nakakalapit kay Goryeo ay bumagsak na ito't napaluhod. Hawak-hawak nito ang ulo na animoy sasabog na dahil naglilitawan ng mga ugat. Hindi rin humihinto ang pagsirit na masaganang dugo sa kanyang leeg. Ilang sandali pa'y bumalik na siya sa pagiging tao. Halatang nanghihina na ito.
Parang awa mo na, Goryo. Tulungan mo ko. Tanggalin mo ang gamot na itinurok mo sa akin. Anya sa nahihirapan ng pagsasalita. Tama na, Rodel. Kung papakawalan kita ngayon, wala akong kasiguradan kung magiging ligtas ba ang buhay ko. Isa pa, hindi ako marunong magtanggal ng formalin. Ang alam ko lamang ay maglagay nito. Pasensyahan na lang tayo. Kinakailangan ko nang tapusin ang kalokohan mo. Uwi ka ni Goryo na noon ay dahan-dahan kinuha ang upuan na nasa tabi niya, saka iyon ipinukbok sa ulo ng lalaki. Nang mawalan ng malay si Rodel, ay dali-dali niya naman itong iginapos para dalhin sa crematorium at isinalang nasa incinerator o incinerator. Ito ang unang pagkakataon na magkikremate siya ng buhay na tao, pero naisip niya hindi naman tao si Rodel kundi isang mabangis na halimaw na kumakain ng laman loob ng tao. Isang patunay dyan ay ang laman ng bag nito na kung hindi niya siguro nalaman ay naiuwi nito ang mga laman loob na kinuha nito sa mga bangkay. Sinama niya itong ilinagay sa pugon. Patawad, Rodel. Ngunit ito ang makabubuti para sa nakararami. Uwi ka niya pa nang lapitan niya ito at ipinasok ng tuluyan sa loob ng incinerator. At saka ito'y isinara. Pagkatapos ay pinindot ang buton at inilagay niya ito sa pinakamainit na temperatura. Ilang saglit lamang ay nagkamalipay ito at nagwawala sa loob. Naririnig ni Goryo ang kalabugan. Dahan-dahan pa siyang napatras nang marinig itong nagsisigaw, lalo na nang malaman itong nasa loob siya ng mainit na pugon. Pakawalan mo ako dito, Goryo. Ang akala mo ba'y kapag napatay mo ay matatahimik ang buhay mo? Kapag nalaman ng nanay ko na nangyari sa akin ni ganito, siguradong uubusin niya ang lahi mo. Banta niya mula sa loob. Mabilis niya naman tinakpan ang mga tainga niya. Ayaw ni Goryo na marinig ang mga pananakot ni Rodel. Mas lalo siyang mamimiligro kapag kinayaan niya pa siyang mabuhay. Diyan ka nagkakamali, Rodel. Walang kahit na sino man makapapansin sa pagkawala mo. Pwede ko namang sabihin umalis ka ng walang paalam. Paulit-ulit niyang sabi, pakiramdam ni Goryo sasabog ang utok niya sa magkahalong takot. Ngayon lamang kasi siya nakaharap sa ganitong sitwasyon. Nagsimula ng magliyab ang pugon. Rinig na rinig niya ang mga daing at palaho ni Rodel sa loob habang nasusunog ito ng buhay. Ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata. Iniisip niya na para yun sa kabutihan ng lahat. Pagbabayaran mo ito, Goryo! Wika nito sa naghihingalong tinig. Hindi nagtagal at tumahimik na rin ang paligid. Nang muli niyang buksan ang pugon ay halos masuka siya sa amoy ng nasusunog na karne ng tao. Hindi niya na makayanan ang amoy, kaya muli niya itong isinira tuluyang sinunog. Nang gabi nga ay inabala ni Goryo ang sarili sa pag-imbalsamo, tinapos niya ang trabahong iniwan ni Rodel. Nilinis niya rin ang mga dugong kumalat sa lapag pati na rin ang mga kagamitan. Ipinangako niya sa sarili niyang walang makakaalam ng nangyari kahit na ang dalawang matanda na kasamahan niya sa trabaho. Ibabaon niya sa limot ang nakakatakot na karanasang iyon. Kinabukasan niya kinuha ni Goryo ang abon ni Rodel. Inilagay niya ito sa isang plastik at itinapon sa basurahan na nakita niya sa labas. Tingin niya doon na nababagay ito. Pinilit ni Goryo na mamuhay ng normal sa kabila ng nangyari, pero hindi iyon ganun kadali. May mga gabi kasing inuusig siya ng kanyang konsensya. Kahit na nga isang bahagi ng utak niya ay sinasabing tama lamang ang kanyang ginawa. May mga gabi rin na nananaginip siya ng masama. Buhay daw si Rodel at hinahanap si Goryo para pagbayarin sa ginawa niya. Para na siyang nababaliw, wala naman siya mapagkwentuhan ng nangyari sa kanya. Kahit sa kanyang amay inilihim niya ang pangyayari. Hinanap din si Rodel isang araw ng kanilang boss, pati ang dalawang matanda. Sinabi niya naman sa kanila na hindi niya alam. Ilang araw na rin niya raw ito hindi nakikita. Baka doon nakahanap na ng mas magandang trabaho. Nangihinayang naman ang boss nila dahil mahusay pa naman daw magtrabaho itong si Rodel. Ikinatuwa naman ang dalawang matanda ang pagkawala nito. Halos 3 buwan din siyang pumasok dito sa punerarya. Hindi na naman siya kinulit pa ng amo, pati na rin ang kanilang mga kasamahan. Pero nagulat na lamang siya kinagabihan
nang may dumating na matandang babaeng nagpakilalang Rosa. Nanay daw siya ni Rodel. Sa tansya ni Gory, nasa 80 anyos na ito, pero malakas pa rin. Mag-aalas 10 na yon ng gabi at katatapos lamang niyang mag-imbalsamo. Sinabi niya naman na ilang araw din na hindi nag-report si Rodel sa punerarya. Tiningnan siya nito ng masama na animo, hindi naniniwala sa sinabi ni Goryo. Maya-maya nagpaalam na ito at sinabi kung sakali ito na makita niya ang anak nito, ay pakisabing hinahanap na si Rodel ng nanay nito. Nakita ni Goryo na nagbago ng kulay ang mga mata nito, na tila ba naging itim lahat kagaya kay Rodel. Kinabahan si Goryo, hindi siya maaaring magkamali, malamang ay aswang din ang nanay ng lalaki. Nang gabing iyon ay hindi siya makapag-focus sa kanyang trabaho dahil na rin sa bigla ang pagsulpot ng matanda kanina. Naisip niya bigla ang sinabi ni Rodel nang ilagay niya ito sa cremation oven. Natatakot siguro na ang tatay at mga anak niya ang pagbalingan nito. Ang nangyari, hindi na siya nakapagtrabaho ng gabing iyon. Nandoon naman ang boss niya at naglalamay na sa trabaho nito sa opisina. Nang makita siya nito ay tinanong siya kung may sakit daw ba si Goryo dahil namumutla siya noon at nanginginig ang mga tuhod. Sinabi niya naman na masama ang pakiramdam niya, kaya naman hindi na muna siya nito pinilit magtrabaho. Inutusan na lamang siya na linisin ang embalming room. Sumangay naman si Goryo. Pagkatapos ay hinayaan na siya nitong matulog. Iginilid niya lang ng kaunti ang bangkay na iimbalsamuhin niya sana. Pagkatapos ay umidlip na siya sa tabi nito, sa ibabaw ng operating table. Pagsapit ng umaga, dali-dali siyang umuwi. Hindi niya na hinintay ang dalawang matanda na kapalitan niya. Nagpaalam lamang si Goryo sa boss niya pagkatapos ay lumakad na rin siya. Hanggang ngayon ay iniisip niya pa rin ang pagbisita ng nanay ni Rodel sa punerarya. Kaya naman hanggang makauwi ay hindi pa rin nawawala ang takot ni Goryo. Pagdating sa bahay ay nadatnan niya may kausap ang kanyang itay sa loob. Nang makita niya ito ay halos mawalan ng kulay ang kanyang muka. Nakangiti naman itong bumati sa kanya. Magandang araw, iho. Paano mong nalaman ang tirahan ko? May pagtataka niyang tanong kay Manang Rosa. Nako, iho, hindi mahirap hanapin ang tinitirhan mo. Nakakaloko pa nitong turan sa kanya. Pakiramdam ni Goryo nagsitayuan ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan, lalo na nang dumapit ang bunso niyang anak sa matanda. Lola, laro tayong bola, sambit ng bunso niyang anak. Abay, sige ba, apo? Sagot naman ng matanda na akmang makikipaglaro, pero mabilis niyang kinuha ang anak niya. Nak, doon na lang kayo ni kuya maglaro sa kwarto, taboy ni Goryo sa bata. Tila nahihiwagaan naman ang kanyang ama sa kinikilos niya. May problema ba, Goryo? Katrabaho mo naman ang anak niya, hindi ba? Magkakasunod na tanong ng kanyang tatay sa kanya. Sinabi niya naman na dati pa yon. Sumingit naman ang matanda sa usapan at tinanong kung nasaan daw ba ang anak niya. Pinagpilitan ni Goryo na hindi niya alam at ilang araw na itong hindi nagre-report sa opisina. Pagkasabi niya nito sa matanda ay ngumiti ulit ito sa kanya at nagpaalam na tutuloy na. Pero hindi ito kumbinsido sa sinasabi ni Goryo. Napansin niya na para bang habang papalis ito ay bubulong-bulong ito na animoy may sinasabi na siya lamang ang nakaririnig. Nang makaalis ang matanda ay agad niyang kinausap ang kanyang ama at sinabing huwag basta-bastang magpapapasok ng hindi kakilala, kasi baka masalisihan sila ng magnanakaw o di kaya'y mamamatay tao. Tumango naman ang kanyang itay, pero nagtatanong na rin ito kay Goryo kung bakit daw sa kanya hinahanap ng matanda ang anak nito. Nagkibit-balikat na naman siya at sinabing hindi niya alam. Nang makapag-toothbrush na siya ay dumiretso na rin siya sa higaan. Ang mga anak niya naman ay nasa kabilang kwarto at naglalaro, habang ang kanyang ama naman ay nagsabi na pupunta ito saglit ng palengke para bumili ng iluluto nila sa tanghalian. Tumango naman si Goryo sa kanyang itay. Malapit lang naman ang palengke sa kanila, kaya hindi na siya nag-alala pa rito. Paglapat nga ng ulo ni Goryo sa higaan ay agad din siyang hinila ng antok. Nagising na lamang siya na tapik-tapikin siya ng mga anak niya. Nagugutom na raw sila. Pagtingin ni Goryo sa orasan ay mag-aalauna na rin ng tanghali. Nasaan ang lolo niyo?
Tanong niya sa kanila habang nag-iinat. Umiling naman ang kanyang panganay na anak. Hindi raw nila alam. Naglalaro daw sila sa kwarto ng kanyang bunsong kapatid. Bigla siyang napabalikwas ng bangon. Sinabihan niya ang mga anak niya na maghintay lang saglit dahil bibili lamang siya ng lutong ulam sa labas. Ipagtatanong niya na rin kung may nakapansin sa lolo nila sa palengke. Kahit papaano eh, kilala sila sa kanilang lugar dahil dito na nga sila isinilang. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay at ipinagtanong-tanong ang kanyang ama kung may nakapansin ba rito. Nakailang tao na rin siyang kinausap bago may makapagsabi sa kanya na malapit sa palengke na nakita niya ang ama ni Goryo. Sabi nito'y may matandang babae raw na lumapit dito kanina at isinama siya nito. Tandang-tanda pa nga ng babae na tinatawag daw ng kanyang ama, ang matanda sa pangalang Pasing. Nanlamig ang buong katawan ni Goryo, nanlambot din ang tuhod niya kaya napaupo na lamang siya sa isang sulok. Paano bang hindi ay si Nanay Pasing ang namayapang asawa ng kanyang ama kaya imposible yon. Nag-alala naman ng mga taong nakapaligid sa kanya. May nagbigay kay Goryo ng tubig at pinipayan siya. Ilang minuto rin siya sa ganoong posisyon bago nila siya inilalayong tumayo. Bigla na lamang niyang naalala ang kanyang mga anak. Dali-dali siyang umuwi ng bahay. Laking pasasalamat niya nandoon ang mga anak niya at abala sa paglalaro. Pinaghaharian na siya ng takot na mga oras na yon. Paano kung si Manang Rosa ang nagsama sa kanyang itay? Paano niya ito mahanap? Eh, hindi niya naman alam kung saan ito nakatira. Nagbukas na lamang siya ng corn beef at nagluto ng hotdog para sa mga bata. May kanin naman sila lagi sa rice cooker. Pagkakain nila ng tanghalian ay muli niyang binilinan ang dalawa na manood na lamang muna sila ng cartoons. Sinabi niya sa mga ito na nawawala ang kanilang lolo at kailangan niyang hanapin. Binilinan niya rin sila na huwag magpapapasok ng kahit na sino habang wala siya. Tumango naman ang panganay niyang anak kahit papaano'y nakakaintindi naman ito. Dumiretso siya sa barangay para i-report ang pagkawala ng kanyang ama. Nakiusap rin siya sa babaeng nakakita para magbigay ng pahayag sa pagkakakilanlan ng tumukot dito. Sumama naman ito sa kanya at itinitali niya ang itsura ng matandang babae na tinatawag ng kanyang itay na Pasing. Walang dudang si Manang Rosa ito. Sinamahan naman siya ng mga tanod. Naghiwa-hiwalay sila para hanapin ang kanyang ama. Pero inabot sila ng hapon ay hindi nila ito nakita kahit ng anino ng nanay ni Rodel. Bagsak ang balikat na umuwi siya ng bahay. Hindi na siya nakapasok sa punerarya ng araw na yon. Pinunta niya na lamang ang bahay ng kanyang boss upang sabihin dito na hindi muna siya makakapag-report sa punerarya ng ilang araw dahil nawawala ang kanyang ama. Bukod doon ay walang magbabantay sa kanyang mga anak. Tumango naman ito at sinabing manghihiram muna ito ng embalsamador sa ibang branch para daw hindi sila matambakan ng mga bangkay. Tumango naman si Goryo sa kanyang amo at nagpasalamat dahil madali itong makaintindi sa sitwasyon. Umuwi na siya ng bahay at nag-isip kung ano bang dapat na gawin. Gusto niya sanang tumulong sa barangay sa paghahanap ng kanyang ama, pero hindi niya naman maiwan ang mga bata. Mas malaking problema kapag sila naman ang nawalang bigla. Ipinagpasa Diyos niya na lamang ang lahat na sana'y walang masamang nangyari sa kanyang itay. Hindi niya na malayang nakatulog na siya sa isiping iyon. Nagising siya sa malakas na katok sa pinto. May tumating na tanod sa bahay at sinabing nakita na nila ang kanyang ama. Biglang lumiwanag ang kanyang muka. Agad siyang sumama sa mga tanod. Ipinili niya na lamang sa mga kapitbahay ang kanyang mga anak. Pagdating nila sa barangay hall, ay nakita niya nga ang kanyang ama na nakaupo lamang sa isang gilid. Panay pa rin ang banggit nito sa pangalan ng yumao niyang ina. Tulala ito tuwarang hindi nakikilala si Goryo. Ang sabi naman ng barangay ay pagpahingahin niya na lamang daw muna ang matanda at baka napagod sa paglalakad. Hindi kasi nila alam kung saan ito dinala ni Manang Rosa. Ang sabi pa ng mga tanod ay may nakapagsabi lamang daw sa kanila na may isang matandang lalaki na tila wala sa sarili at nakatayo lamang sa hanay ng mga sagingan. Inuwi niya na lamang ang kanyang ama sa bahay. Lumipas pa ang mga araw at kapansin-pansin ang tila pagbabago ng kanyang ama.
Nakakapagtaka lamang dahil simula ng dukutin ito ni Aling Rosa ay hindi nito gaanong nagsasalita. Bukod doon ay lagi sakitin niya rin ng matanda. May kakaiba rin itong amoy na animoy na bubulok na ewan. Meron din kung anong malapot na itim na likido ang dumalabas sa kanyang katawan. Hindi talaga siya mapakali para kasing may mali. Kaya naman kinaumagahan ay agad niyang pinuntahan ng pinakamahusay na albularyo doon sa kanilang lugar. Pagdating ni Goryo doon, inadat na niya ang mahabang pila ng mga pasyente nito. Halos abuti na rin ang dapit hapon ng mga ito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pat nakiusap kung maaari ba nitong tignan ang kalagayan ng kanyang ama. Hindi naman ito nagdalawang isip at agad na sumama. Nasaptapat pa lamang sila ng bahay nang biglang nagsalita ang albularyo at sinabing may kasama silang hindi tao sa bahay. Nagulat naman si Goryo sa tinuran nito. Inaya niya itong pumasok sa loob at doon inadat na niya ang kanyang ama na nanggagamot ng pang-asma niya. Sigurado akong hindi yan ang iyong ama. Seryosong sambit sa kanya ng albularyo. Paano pong hindi eh, malinaw na malinaw naman na kahawig at kahawig talaga ito ni itay. Pagpupumilit niya pa sa albularyo. Sa ngayon oo, pero kapag idinaan natin yan sa bintana, ay makikita mo ang tunay niyang anyo. Turan pa ng albularyo. Agad itong nagpakuha sa kanya ng palanggana na may lamang tubig. Pagkatapos ay nagdasal ito at umusal ng orasyon, saka ay pinatak ang kandila sa tubig. Nagkahugis naman ito at lumitaw ang isang figura ng animoy matandang babae. Kagad na pumasok sa isip ni Goryo si Aling Rosa. Kailangan makita natin ang bahay ng matanda hanggat hindi pa nito tuluyang nakakain ng katawan ng iyong ama. Buhay pa raw ito sa ngayon, pero kapag tinamaan na raw ito ng sakit ay unti-unti na itong manghihina hanggang sa mamatay. Balbal daw ang gumawa nito sa kanyang ama, kaya naman mga bangkay lamang ang kinagigiliwan nilang kainin. Inutusan siya ng matanda na padaanin sa bintana ang kanyang ama, ay agad naman siyang sumunod at ikiniya ang kanyang ama na animoy tau-tauhan. Nang makadaan nito sa bintana ay naghintay pa sila ng ilang minuto. Maya-maya ngay bumagsak ang matanda pero wala itong ekspresyon. Unti-unti ring nagbago ang itsura ng balat nito na tila kumikinis. Ilang saglit pa'y tuluyan ang naging katawan ng saging ang nasa kanilang harapan. Ayon pa sa albularyo, ikinamitan ito ng orasyon ng kanyang ama upang maging sunod-sunuran dito. Pati daw ang katawan ng saging ay mayroon ding orasyon upang tumagal ng ilang araw. Hindi raw ito mapapansin ng pangkaraniwang mga mata. Marami pang sinabi ang albularyo pero hindi niya na iyon pinansin. Mas nang ibabaw ang pag-aalala niya sa kanyang ama. Kailangan mahanap na nila ito bago patuluyang may mangyari ditong masama. Kinaumagahan ay humingi na sila ng tulong sa pulisya at sa mga tanod para madali nilang matunton ang bahay ng matanda. Naipaliwanag na rin naman ang albularyo sa kapitan ng barangay ang nangyari upang hindi na magtanong pa ang mga ito. Halos ginalugad na nila ang buong sarayaya para lamang makita ang kanyang ama. Inabot na sila ng 2 araw sa paghahanap ay wala pa rin silang balita. Hanggang sa bigla niyang maalala si Rodel, naisip niyang baka nagpasa ito ng biodata sa kanilang amo doon. Doon ay makikita niyang eksakto nitong address kung sakaling inilagay nga nito doon. Dali-dali siyang pumunta sa punerarya. Pagkarating niya doon ay tinanong pa siya ng amo niya kung kailan daw siya magre-report sa opisina. Sinabi niya naman na sa lalong madaling panahon kapag nakita na niya ang kanyang ama. Tinanong niya sa amo niya kung nagbigay ba ng biodata si Rodel. Tumango naman ito at sinabing meron. Hiniram niya ito sa kanya pero hindi agad ito binigay ng kanyang amo. Confidential daw kasi ang bagay na yon. Tinanong pa niya si Goryo kung ano daw bang gagawin niya sa biodata ni Rodel. Kaya naman napilitan na siyang ipagtapat sa amo niya ang nangyari. Sinabi niya rito na hindi tao si Rodel kundi isang uri ng aswang na kumakain ng karne at laman loob ng tao. Hindi naman makapaniwala ang amo niya, lalo na nang sabihin niya na lahat ng overdue na bangkay ay kinukuha na nito ng laman loob, pati na rin ang mga iniimbalsa mo nila. Napakunot noo ito. Mapapasara tayo niyan kapag may nakaalam. Anya pa ng kanyang amo.
Kaya nga po hanggat maaari wala akong pinagsasabihan kahit sa inyo. Tugon niya pa. Bueno, ayusin mo na yung problema mo at bumalik ka na sa trabaho mo as soon as possible. Utos ni boss sa kanya na ibinigay ang isang makapal na papel na puro biodata ng lahat ng branch ng kanyang punerarya. Hanapin niya na lamang daw ito doon. Agad naman ang inisa-isa ni Goryo ang mga papel at tinignan ang mga litrato. Mas madali yun kaysa titingnan niya pa ang mga pangalan. Nang nangangalahati na ito, inakita rin niyang hinahanap niya. Humingi siya ng ballpen at papel sa boss niya at agad na isinulat ang address na nakalagay sa biodata. Pagkatapos ay nagpaalam na siya natutuloy na. Mahalaga ang bawat oras na lumilipas dahil buhay ng kanyang ama ang nakataya. Bumalik siya ng barangay para ipakita sa kanila ang posibleng lokasyon na kinaroroonan ni Aling Rosa at ng kanyang ama. Sinilip niya lamang din saglit ang kanyang mga anak sa bahay bago siya sumama sa muling paghahanap sa kanyang ama. Laking gulat nilang lahat dahil ang hinahanap nilang bahay ay malapit lang din pala sa Sagingan kung saan nakita ang impostor niyang tatay. Agad nilang pinasok ang maliit na bahay pero hindi nila nakita doon si Manang Rosa. Siguro'y natunogan nito ang pagdating nila kaya umalis ito. Naiwan ito ang mga gamit sa labis na pagkakamadali. May dalawang kwarto ang maliit na bahay. Pinasok nila ang unang kwarto at nakakita sila ng mga gamit pang lalaki. Siguro'y mga gamit ito ni Rodel. Sumunod na binuksan nila ay ang kwarto ng matanda dahil puro mga pambabae na ang nakalagay dito. Doon inakita rin nila ang kanyang ama na nakagapo sa isang sulok. Hinang-hina na ang kanyang ama dahil siguro sa ilang araw na itong hindi pinapakain. Agad nila itong ilalalayan para makatayo. Laking pasasalamat ni Goryo at ligtas ang kanyang ama. Binigyan niya ito ng maiinom. Halos maubos nito ang isang litrong tubig sa labis na uhaw. Nang makarecover na ito, kahit papaano'y kinausap ito at kung ano ba ang nangyari. Sinabi naman ito na huling naaalala niya lamang ay nakita niya ang nanay ni Goryo sa palengke. Pagkatapos daw naniwala na siyang maalala. Nagulat pa nga daw siya na kung paanong nakarating sa bahay ni Aling Rosa. Basta ang alam niya ay nakagapos na siya at nakabusal ang bibig. Hindi raw siya nito binibigyan ng pagkain kundi tubig lamang. Kaya nang madat na nila Goryo ang matanda ay hinang-hina ito. Dinala muna ni Goryo ang ama sa ospital bago iuwi ng bahay. Sinaksakan pa din ang dextrose para makabawi. Nagkaroon din siya ng ulcer dahil sa ilang araw na hindi pagpapakain sa kanya. Kaya naman binigyan ito ng doktor ng gamot para dito. Ilang araw pa siyang nanatili sa bahay para masigurong maayos ang kanyang ama. Pinaghahanap na rin si Manang Rosa kaya naman hindi na ito makagala-gala pa sa kanilang lugar. May tanod din na nagroronda gabi-gabi para masiguro na hindi ito makapambibiktima. Nang maging maayos na ang kanyang ama ay bumalik na rin si Goryo sa kanyang trabaho sa punerarya. Natuwa naman ang boss niya dahil sa nailigtas na ang kanyang ama, hindi na daw ito iba sa amo niya para na itong kaibigan niya. Muli siya nagpasalamat sa amo niya. Kung hindi dahil sa tulong nito ay baka pinaglalamayan na ang kanyang ama. Tinapik lang naman siya nito sa balikat. Pagbutihin daw niya ang kanyang pagtatrabaho dahil darating daw ang panahon na sa kanya nito ay pagkakatiwala ang punerarya. Napangiti naman siya sa tiwala na ibinibigay ng amo niya sa kanya. Tila napakagaan ang gabing iyon para kay Goryo. Maghana siyang nagtrabaho. Kinakausap niya pa nga ang mga bangkay habang inooperahan sila. Tahimik lang naman ang mga ito na waring ipinapaubayan na sa kanyang lahat. Nang matapos niyang imbalsamin ng tatlong bangkay ay nagpa siya na siyang magpahinga saglit. Napadaan pa si Goryo sa opisina ni boss na nang mga oras na yon ay naglalamay rin sa trabaho. Coffee break muna boss. Ayaw niya pa sa lalaki. Coffee ka dyan. Ang sabihin mo Yossi break. Biro pa nito sa kanya. Napapangiti naman siyang lumabas. Masarap din talaga sa pakiramdam kapag kasundo ng lahat ang amo nila sa trabaho. Kahit gaano kahirap ang trabaho ay dumadali dahil sa ugnayang iyon. Alas 3 pa lamang iyon ang madaling araw. Ang sarap lang hapin ng sariwang hangin
Ibang-iba sa mundong ginagalawan niya sa loob ng embalming room. Nang maubos niya ang isang sigarilyo, ay kumuha ulit siya ng isa. Sinindihan niya ito, pero nangangalahati pa lamang siya'y pinitik niya na iyon papunta sa kalsada at saka muling pumasok sa embalming room. Muli siyang napadaan sa opisina ni Boss. Oh, akala ko kanina ka pa nakapasok sa loob. Seryosong tanong nito sa kanya. Si Boss naman nananakot pa. Di na yan tumatalab sa akin. Sagot niya pa rito. Hindi ba ikaw yun? Baka namamaligmata lang ako. Sambit pa niya at bumalik na rin sa pagtatrabaho. Siguryo naman ay pumasok na rin sa embalming room para magtrabaho. May dalawang bangkay pa siyang ooperahan. Lumapit na siya sa operating table para maglagay ng embalming fluid sa needle injector. Nang bigla na lamang may tumakip sa bibig niya at pagkatapos ay may tinurok sa kanya. Ilang saglit lamang ay nakaramdam siya ng pamamanhid at pagbigat ng talukop ng kanyang mga mata. Pagkatapos nun ay nawala na siya ng malay. Nagising na lamang si Goryo na nakahiga sa operating table. Nakatali ang mga kamay at paan niya, pati na ang leeg, at nakabusal pa ang kanyang bibig. May nakaharap na surgeon sa kanya na nasa kabilang mesa. Tingin niya nag-iimbalsa mo ito dahil nakikita niyang may gloves ito sa kamay at may nakasuot na mask. Napansin niya rin ang hawak nitong scalpel at gunting na pang-dissect. Inihiwan to ang katawan ng bangkay. Pero ganun na lamang ang pagkabigla niya nang sapilitan itong buksan ng mga kamay nito ang katawan ng bangkay. Tapos ay ganun na lamang ang ginawa. Akala ni Goro ilalagyan lang nito ng preservative powder ang mga organs nito, pero laking gulat niya nang isa-isa itong kinain ng kanyang nasa harapan. Dito nga napag-alaman niyang walang iba ito kundi si Manang Rosa. Nang matapos nitong kainin ng mga laman loob ng bangkay na yon, ay lumapit ulit siya sa isa pang operating table at hiniwari ng katawan nito. Katulad ng nauna, ay ganoon din ang ginawa niya sa bangkay. Gusto ni Goryo na sumigaw at humingi ng tulong, pero walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Dahil may busal siya, pinilit niyang kalagi ng mga tali sa kanyang kamay, pero napakaigpit nito. Maya-maya pa'y lumapit sa kanya si Manang Rosa. Nakangisi ito at hawak-hawak ang scalpel at gunting. Ang bibig nito'y punong-puno rin ng nanlilimahid na pulang likido dahil sa mga kinakain nito. Kumusta ka na? Bati nito sa kanya. Biglang naging mabangis ang itsura nito. Nalilisik ang mga mata na tila ba gusto siyang kainin ng buhay. Akala mo ba'y tatahimik ako sa nangyari? Alam kong wala lang ang aking anak. Pinaslang mo siya. Dugtong pa nito na biglang sinaksak ang scalpel sa kanyang balikat. Ramdam ni Goryo ang pagkapunit ng laman niya at ang pagguhit ng sakit. Gusto niyang sumigaw para mabawasan ang sakit pero hindi niya yun magawa. Ayon sa matanda, ay lagi itong dinadalaw ng anak sa panaginip at humihingi ng paghihiganti. Umiiyak si Manang Rosa habang sinasabi ang bagay na yon. Tinanggal nito ang busal niya sa bibig para makapagsalita. Kampo ng kadiliman ng anak mo. At pati ikaw, ang mga kagaya niyo'y walang karapatang mabuhay sa mundo dahil wala namang kayong ginawagawang mabuti kundi ang magkasik ng kasamaan. Sambit ni Goryo sa matanda, tila hindi naman ito nagustuhan ng sinabi nito. Kampon na kung kampon, pero kailanman ay hindi namin ginisto ang maging ganito. Nagkataon lamang na anak kami at kampon kami ng kadiliman. At nagmana sa pagiging kampon nila. Nang gagalaitin itong sigaw na bigla na lamang siyang sinakal, halos lumawit ang dila ni Goryo sa higpit ng pagkakahawak nito sa leeg niya. Bumabaon pa mga kuko nito sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mong pagpapahirap sa aking anak. Alam mo bang kahit sa impyerno ay humihiling siya ng paghihiganti? Uwi ka nito sa kanya. Kinilabutan siya sa sinasabi ni Manang Rosa. Nababaliw na ang matandang ito. Kailangan makaisip siya ng paraan kung paano ito matatakasan dahil kung hindi sigurado ang katapusan na niya. Maya-maya ay kinupit ng matanda ang suot niyang damit. Nagpupumiglas naman siya at pinilit pa rin makawala. Pero
Napakahigpit talaga ng pagkakatali nito. Kailangan niya ng matalim na bagay. May scalpel siya nakikita pero masyado itong malayo. Mukhang wala na talaga siyang magagawa. Tanging dasal na lamang siguro makapagliligtas sa kanya. Napadasal si Goryo na sana'y maisipan siyang dalawin ng amo niya kahit na alam niyang napaka-imposible nun dahil hindi talaga ito pumapasok sa embalming room kung hindi kailangan. Nang magupit na ni Manang Rosa ang kanyang kasuotan ay nag-umpisa na itong scalpel ang kanyang tiyan. Napasigaw si Goryo ng malakas nang sinimulan itong hiwain ng balat niya sa tiyan. Pakiramdam niya'y mawawala na siya ng malay ng mga oras na yon. Ramdam niyang pagdaloy ng masagana niyang pulang likido rito. Halos wala pang 2 sentimetro ang hinihiwa nito. Pero hindi niya yun matiis. Hindi na naman ito tinuloy ng matanda. Mukhang plano muna nitong pahirapan siya bago paslangin. Nakita niya itong kinuwang needle injector at nilagyan ng formalin. Naisip niya nang mangyayari yon dahil napapanaginipan niya noon na nakahiga siya sa operating table at iniimbalsa mo ni Rodel. Iyon siguro ang senyales. Nang mapuno nito ang needle injector ay itinurok na ito sa hiwang ginawa ng matanda. Doon na siya nagsisigaw kahit na alam niyang wala namang makakarinig sa kanya dahil saradong sarado ang embalming room. Nawawala na siya ng pag-asa ng mga oras na yon at pikit mata niya na lamang sanang tatanggapin ang kamatayan nang bigla na lamang bumukas ang pinto at iniluwa ang kanyang amo. May dala itong baril at pinaputukan ng matanda. Hindi naman ito nakaiwas sa pagkabigla. Tinamaan ito sa balikat. Umaagos ang pulang likido nito na nagtatakbo pero dahil nakasarado ang embalming room ay hindi ito nakalabas. Sa halip ay pumasok na lamang sa loob ng freezer para doon magtago. Okay ka lamang ba, Goryo? Magsalita ka! Nag-aalalang wika ng amo niya nang makita nito ang sugat niya sa tiyan at balikat, pati na rin sa leeg. Kumuha ito ng gunting at dali-dali siyang pinakawalan. Okay lang ako, boss. Salamat at dumating kayo. Kung hindi sana, isa na rin ako sa naimbalsa mo ng puneraryang ito. Ang totoo niyan, pupuntahan talaga kita para sabihin na may magiging kasamahan ka na ulit sa pag-iimbalsa mo. Isa pa yung may nakita talaga akong pumasok kanina dyan. Kaya naman masama talaga ang kutob ko. Saad nito kay Goryo. Dagdag pa niya na nagpunta na siya kanina rito at nakita niya si Goryo na nakahiga. Kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang baril para tulungan siya kung nasa panganib at ito na ang bumungad sa kanya. Nang makatayo siya, tinalian niya ang mga sugat niya para matigil ang pagdurugo. Pagkatapos ay kinuha ni Goryo ang needle injector. Inilagay niya ito sa bulsa habang hawak-hawak niyang scalpel at gunting para may panlaban siya sa aswang. Boss, pumasok sa freezer yung matanda. Sambit niya sa amo. Tumango naman ito sa kanya at sinabing puntahan nila ito doon para tugisin. Maingat nilang binuksan ang freezer. Hindi ito makakapagtago dahil sa nagkalat na dugo nito sa sahig. Inisa-isa nila ang mga labi na nakalagay sa isang tila malaki filing cabinet. Halos matignan na nila lahat ng bangkay na naroon pero hindi pa rin nila ito makita. May pagkapados pala ang matandang yun eh. Anang boss niya ng matamang nag-isip ito kung saan posibleng magtago si Manang Rosa. Hanggang sa maisipan itong tumingala, sakto namang pumatak sa noon niya ang dugo at doon ay nakita niya ang nilalang na may mahabang mga kamay, patutulis na mga kuko, matatalim ang mga ngipin at ang mata nito'y nagbabaga na sobrang pula. Agad itong pinaputukan ng boss ni Goryo pero ang fluorescent lamang ang tinamaan niya kaya dumilim ang bahaging iyon. Pinaputukan ito ng pinaputukan ng amo niya hanggang sa maubos na ang kanyang bala. Iyon ang hinihintay ng balbal at mabilis na inatake ang kanyang amo. Pakialam, meron kang masyado, kaya ikaw ang uunahin ko. Sigaw pa nito na pumatong sa balikat ng kanyang boss at pinagkakalmot ito sa muka. Hindi naman nakailag ang boss ni Goryo dahil sa bilis ng pangyayari. Bumagsak ito sa semento at tagtad ng galos. Hindi pa nasiya ng balbal at sinakal niya ito sa leeg at ipinalipag sa pader. Goryo,
Nasaan ka? Wala akong makita. Tawag ni Boss Gregorio. Kagad niya namang dinaluhan ang kanyang amo. Sinaksak niya ng matulis na gunting ang aswang sa likod nito. Bumaon ang gunting pero hindi ito ininda ng balbal. Mabilis itong dumistansya. Iyon naman ang hinintay niyang pagkakataon at itinayo niya ang kanyang boss. Nagdamo ito ng malalim na sugat sa muka. Tingin niya naman ay hindi ito napuruhan o yung mata nito. Sana nga lang ay hindi nabulag. Ayaw niya naman na siyang maging dahilan ng pagkabulag pa ng kanyang amo. Akala niyo ba'y makakatakas kayo rito? Inilagay niyo labang ang sarili niyo sa peligro. Wala kayong laban sa akin. Nakangising sambit pa ng aswang na hinarangan ng pintuan palabas sa freezer. Subukan mo lang lumapit. Lalaslasin ko yung leeg mo. Matapang na banta ni Goryo sa aswang. Dali-dali niyang inilalayan ang kanyang amo palabas pero nakaharang nga yung aswang doon. Kahit sugatan ay malakas pa rin ito, ipinaba niya na muna ang kanyang amo't isinandal sa pader. Wala na naman siyang ibang pagpipilian kundi ang harapin ng halimaw na nasa kanyang harapan. Dalang scalpel ay inatake niya ang matanda pero nakangisi lamang ito sa kanya na tila pinaglalaroan lamang siya. Para bang nababasa nito ang mga kilos niya, kaya naman hindi pa man siguro nakakalapit sa aswang, ay nakakalayo na ito sa kanya. Pero nang ito na ang umatake, ay para lamang siyang laruan na nagpagulong-gulong at tumama sa bakal na lalagyan ng bangkay. Putok ang ulo niya, napitiwan niya rin ang scalpel. Dahan-dahan naman siyang nilapitan ng matanda't pagkatapos ay hinawakan siya sa paa. Nagkunwari na rin siyang walang malay. Ganoon din ang ginawa nito sa kanyang amo. Hinawakan rin nito ang paa at sabay silang hinila palabas ng freezer. At saka sila iniga sa may operating table. Inuna nito ang kanyang boss. Itinali nito ang kamay at paa pati sa leeg. Iyon naman ang hinintay ni Goryo na pagkakataon. Nagmamadali niyang kinuha ang needle injector na itinago niya sa kanyang bulsa. At pagkatapos ay kinuha niya ang pagkakataon na lumapit ito sa kanya. Nagunwari pa rin siyang walang malay. Una nitong itinali ang kaliwa niyang paa, sumunod ang kanan. Wala itong kamalay-malay dahil abala ito sa ginagawa. Paniwalang paniwala ito na wala talaga siyang malay. Kaya nang makalingat ito, ay ubod lakas niyang itinusok sa aleeg ni Manang Rosa ang needle injector. Nagulat ito, napatras at hindi makapaniwala sa pangyayari. Walang hiya ka! Alisin mo ang inilagay mong chemical sa akin! Nang gagalaitin itong sigaw, lumapit ito sa kanya pero nakakuha siya ng matulis na gunting na isinaksak niya sa noo ng matanda. Napaupo ito at bumagsak sa semento. Ilang saglit lamang at nagsisigaw na ito, siguro dahil nag-uumpisa ng umepekto ang formalin na itinusok ni Goryo sa kanyang katawan. Mataas ang dosage nito dahil siya mismo ang nagsalin noon kanina. Hindi nga nagtagal bumalik ito sa pagiging tao at nanghihina. Iyon naman ang hinintay niyang pagkakataon. Dali-dali siyang tumayo sa kain ni Haga ang matanda sa operating table. Pagkatapos ay tinali niya ito sa kamay at paa, pati na rin sa leeg. Nang masiguro niyang hindi na ito makakatakas, ay pinuntahan niya ang kanyang amo para tiyakin kung okay ba to. Medyo may edad na rin kasi ito. Boss, ayos ka lang ba? Nag-aalala lang tanong ni Goryo sa kanya nang matanggal niya na lahat ng nakatali sa mga kamay at paa nito. Nag-thumbs up lamang ito sa kanya. Inilalayan niya siyang tumayo at saka nilinis ang sugat sa muka. Akala ko mabubulag na ako. Wika pa nito sa kanya at saka lumingon sa matandang aswang. Walang iyakang aswang ka. Papaslangin mo pa talaga ako. Galit na tura nito kay Manang Rosa na ng mga oras na yon ay panay ang pagmamakaawa sa kanila. Pakawalan na raw nila siya at hindi na siya guguluhin. Magpapakalayo-layo na raw ito. Bigla niya tuloy naalala ang kwento ng matanda niyang kasama sa trabaho. Ganito rin kasi ang sinabi ni Aling Rosa sa dating amo ni Rodel. Pero ang nangyari, lumipat lamang sila ng lugar at tuloy pa rin sa pambibiktima. Anong magandang gawin sa kanya, boss? Tanong ni Goryo sa kanyang amo.
Ang mabuti siguro'y dalhin na natin siya sa impyerno. Totally doon naman nababagay ang mga katulad niya. Galit na tugon nito. Pero boss, baka madimanda tayo niyang kapag kami nakaalam. Kunwari ay tanggi niya pa. Bakit? Ipagkakalat mo ba na nag-cremate tayo ng buhay? Tanong niya kay Goryo. Hindi naman po boss. Tugon ni Goryo sa kanya. Kagad din siyang tumalima sa utos. Mag-aalas 5 na yon ang umaga. Ilang oras lamang ay darating na rin ang dalawang matandang kapalitan niya sa pag-iimbalsamo. Nang nasa cremation room na sila, ay nagising ang matanda. Nagpupumiglas pa ito pero desidido na sila ng amo nila sa gagawin. Sa pilitan nila itong ipinasok sa loob ng incinerator at saka isinarado ito. Ang boss niya na mismo ang pumindot ng kulay pulang buton. Maya-maya pa'y lumiyab na ito. Dinig na dinig pa nila ang pupumiglas nito at ang nakarerenting sigaw habang sinusunog ng buhay. Ilang saglit pa'y naghari na ang katahimikan. Nang matiyak nila na wala ng matanda, ay sinabihan siya ng boss niya na ayusin ang sarili, pati na rin ang embalming room. Pinagtulungan nila itong linisin para walang ebidensya, maging ang mga kasuotan nila na nabahiran ng dugo'y isinama rin nilang sunugin. Ngayon ay sigurado na tayong walang makakaalam sa pangyayari. Seryosong sambit ng kanyang amo. Sumang-ayon naman si Goryo sa lalaki. Dahil sa nangyaring yon, ay mas lalo pang naging malapit sa kanya ang kanyang amo hanggang dumating ang araw na ipinagkatiwala na niya kay Goryo ang pagpapatakbo ng punerarya. Sinuklian niya naman yon ng buong katapatan sa abot ng kanyang makakaya. Kapag nakikita sila ng amo niya at naaalala nila ang gabing iyon, ay napapangiti na lamang sila. Isa iyong karanasan na lalong nagpatibay sa kanilang samahan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming maraming salamat nga po pala sa inyo sa patuloy na sumusuporta dito sa ating channel.